when you change the original state of the cave, you have already violated. Kasong paglabag sa Republic Act 9072 on National Caves and Cave Resources Management and Protection Act ang isinampa ng National Bureau of Investigation 11 sa may-ari ng ipinasarang cave cafe sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City. Ito ang cafe na sinalakay at ipinasara ng NBI kasama ng iba pang ahensya ng gobyerno noong Sabado, April 29, matapos itong maging usap-usapan sa social media dahil itinayo ito sa loob mismo ng isang kuweba. Kabilang sa mga nakuha sa cave cafe ay mga upuan, mga ilaw, higaan at iba pang mga gamit. May mga tambak din ito upang madaling madaanan. Napansin din ng mga otoridad na may ilang bahagi ng kuweba ang nasira na. Sa ilalim ng Republic Act 9072, ipinagbabawal ang anumang uri ng altering o pagbabago sa mga kuweba. Ang naturang kuweba ay sinasabing bahagi ng ancestral domain ng Matigsalog tribe at tinatayang 2.5 million years old na ayon sa Mines and Geosciences Bureau 11. May pag-asa pa namang maibalik sa orihinal nitong anyo ang kuweba. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources of DNR 11, aabutin pa ito ng ilang siglo. Nilinaw naman ni Department of Tourism 11 Regional Director Tanya Rabatan na hindi sila nagbibigay ng accreditation sa kanino man upang gawing tourist attraction ang mga kuweba. Wala din anya sa listahan ng DOT 11 bilang tourist attraction ang naturang cave cafe. Patuloy na iniimbestigahan ng NBI ang resort na may-ari ng cave cafe dahil napag-alaman ng ahensya na sa Arakan, Cotabato ito kumuha ng permit kahit nasa teritoryo ng Davao City ang resort. That property belongs to Davao City but kumuha sila ng permit in Arakan. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.